Magandang gabi po muli sa yung mga aking kababayan, mga kapananampalataya, mga kaibigan na nagkakaroon po ng pagkakataon na pakinggan po ang aking katuruan mula po sa salita ng Diyos na magpapasagana po ng buhay ninyo. Ang pamagat po ng aming programa ay Masaganang Buhay kay Kristo Jesus. Siya ho lagang pinanggagalingan po ng ating mga kasaganaan kasi po ang galing sa Diyos po hindi ho maaaring masira ng anumang bagay po dito po sa baba ng lupa. Ito po ang inyong lingkod si Pastor Brother Casaul sa Reno, Nevada na nagdadala po ng maikling mensahe sa pamamagitan po ng radio o anuman ho ang kagamitan nyo para pakinggan ang mensahe na nanggagaling po sa Diyos upang tayo ay mapagpala niya at ating buhay ay hinahawakan ng kanyang makapangyarihan pong kamay. Ang pamagat po ng aking mensahe po ngayong gabi ay na ang Diyos natin po na nangangako ay ating pong mapagkakatiwalaan. Ano man po ang kanyang pangako sa atin ay meron po siyang kakayahan na kanyang pong tuparin at iparating po sa atin ang katuparan po na kanyang mga pangako. Isang bagay po ang masasabi kung bakit po nasabi ko po ito at ito po nagagaya sa kanyang salita. Kasi ito pong Diyos na nagagawa niya ang ipinangako ay talagang ang Diyos po kapag nangako siya hindi siya nagbabago. Titikam po niya na ang kanyang pinangako sa akin, sa atin ay kanya pong maibigay. Ang babasahin ko pong talata sa simula po ng ating mensahe ay sa aklat po ng Malakias, Kapitulo 3, talatang ika-6, ang sabi ganito, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahama. Dito po natin binasa po ang maliwanag pong sinabi sa atin ang Panginoon na nagbabago ang panahon, nagbabago pang ating kapaligiran, pero ang Diyos ay nananatiling dati. Sabi nga po sa Hebrew, chapter 13, verse 8, sabi niya, ang ating Diyos ay the same yesterday, today, and tomorrow, or forever. Ako po, tingnan niyo ako, matanda na po ako. Nagsimula akong bagong panganak, naging bata, naging binatilyo. Katapos, lumipas sa mga panahon, ito matanda na po ako. Kaya ang aking pong pinagagalingan po ng aking katuruan ay hindi ang aking sarili, ito ay pagaling sa Diyos. Kasi lahat pong mga bagay na dumarating po sa atin ay ipinangako niya bago natin natutuhan. Kailangan lang ay tayo manampalataya ng ating buong puso. Sabi niya, I the Lord, I change not. Ako pa rin ang isang kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya ang sabi po ni Malakias, sapagkat ang Diyos ang kanyang pangako, hindi niya binabago, kahit na po ang mga tayo nagbabago, kaya sabi niya, kaya hindi kayo napapahama kasi yung sinabi ko sa inyo ay ginagawa ko. Ganun po ang napakagandang kaalaman natin tungkol sa Diyos. Kaya maaasahan po natin, saka pag ang Diyos po ay nangako, tutuparin niya po ng 100%, walang kulang. Kasi meron po siyang kakayanan na gawin to. Alam niyo, pag kayo nagbabasa po ng lumang tipan, madalas po mababasa niyong salitang Jehovah. Ang Jehovah po isa sa mga pangalan ng Diyos. Marami pa pangalan po ang Diyos. Ito po kasi yung salitang Jehovah ay pangalan niya na nakikipagtipan siya
sa kanyang mga anak tulad natin. O, nang sabi niya sa atin, kapag tayo nanatili sa atin, hanggang sa wakas ang ating pananampalataya, ang pangako niya, maliligtas ho tayo ng kanyang kapangyarihan sa buhay nating lahat. Kaya pag nabasa natin sa Bible na Jehovah Jireh siya, isa rin sa mga sinabi niya na ano man po ang sinabi niya sa atin ay tutugon niya, kasi ang kahulugan po ng Jehovah Jireh, God will provide. Kaya napalaga po natin ang ating matutunan kung ano po ang mga sinabi sa atin ni Diyos na talaga na sa kanyang buong balak sa atin o ay tayo po ay mapagpala niya sa ating mga pangangailangan. Kaya ho, ating pagkatandaan na ang ating Diyos po ay hindi ito po masasabi natin na nagpa-fluctuate kung makasal yung pabago-bago, mataas, mababa, nasa gitna o nasa taas. Hindi ganun po ang Diyos. Kaya kung ba po siya ay hindi ho nagbabago, siya lang ho ang makapagbabago sa atin, sa ating kalagayan. Kasi ang Diyos po ay lagi pong nagagawa niya ang mga nangyayari po sa ating buhay. Kasi nga, ipinangako niya na. Kaya ang Diyos po ay napakatalino. Ang Diyos po ay talaga ang pag sinabi niya ay gagawin niya. Kaya ang mga pangako niya po sa akin, lalo po sa taon ito na 2021, ang isang magpapaginhawa po sa atin, kung tayo na po ay mga anak niya na. Kasi para maging anak ng Diyos, dapat mapasal ka sa Panginoon at tanggapin mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas. Sabi po sa Ebanghelyo ng San Juan, chapter 1, verse 12, ang nagsitanggap po sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak niya sa mga nagsisimpalataya sa kanya. Kaya ang pagiging anak po ng Diyos, ang siya pong pangunahing pong kailangan bago po ang pangako niya ay mapapasa atin. Pag binalikan niya po natin ang lumang tipan, nung tinabag po ng Panginoon si Abraham sa lugar na kanyang tinitira sa Ur of Chaldees, ang sabi niya, umalis ka dyan at maglalakbay ka at paparating ko kayo sa lugar na doon kayo maninirahan. Ngayon, yun ang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, pagpapalain kita. Ang sino man na kakampi mo, ay kakampihan ko. Ang sino man lalaban sa iyo, ay lalabanan ko. Kaya ang kapanagan po ni Jacob sa narinig niya sa Diyos ang pinanghawakan niya. Bagamat hindi po nangyari agad kinabukasan. Isa ko sa mga pangako ng Diyos sa kanya na sa pamamagitan ng lahi mo ay pagpapalain ko ang lahat ng tao sa buong planeta na tinitira natin o tinitira niya sa kanyang kapanahunan. Ngayon, kung talagang may pananalig ka sa Diyos, hindi ka ho manganggang ba, mangyari ba o hindi. Ito pong si Abraham ay hindi ho siya nanghina o kanyang pinagdududahan po ang pangako ng Diyos. Kahit matanda na siya, sa po 100 taon na, ang asawa niya ay 90 years old na, pinahawakan niya ang kanyang narinig sa Diyos na pinanako niya sa kanya. Nabagiging maraming kanyang lahi. 100 taon ang kanyang gulang at ang kanyang asawa ay 60 na rin ang kanyang edad,
ang sabi ng Panginoon, magkakana kayo. Bisano, kailangan natin ng ating pagtitiis bago mangyari po sa atin ang kanyang pangako sa ating buhay. Kaya ito pong Diyos ang nangako sa atin ay ating pong maaasahan. Hindi po sa nagbabago. Ang kanyang sinasabi ay lagi nagkakatotoo. Hindi po siya nababago ng mga panahon. Miskin na po sa bumunso ay maraming mga pangyaring nakakatakot, nakakayalin ng ating kalooban. Pero kapag po ang Diyos ang nagsasabi, ano naman po ang mangyayari sa ating mga anak ng Diyos na sabi niya, iingatan kita, mangungunahan kita, palalakasin kita. Gagawin niya po yan. Kaya ang nasa Panginoon po na mayroon siyang pagtitiwala sa pangako ng Diyos, nawawala po ang takot. Hindi ito naaabala sa mga nangyayari. Minsan lang ang mga tao takot-takot sa coronavirus. Oo, ayaw nating mamatay. Gusto natin mabuhay na mahaba-haba. Salamat sa Diyos. Ako po ay talaga yung pinagpapala ng Diyos sa kanyang biyaya na magiging next year o ngayon na taon ay 76 na ako. Karamihan po ng mga Pilipino ay namamatay sa edad po ng 65. Kasi po ang isa ko sa mga pangako ng Diyos, with long life, I will bless you. Sa mahabang panahon ay pagpapalain ka. Bakit? Sabagat ang iingat po ng Diyos ay kanyang ibinibigay sa atin. Ang sabi nga, I am holding you in my palm. Hinawakan po ng Diyos ang ating buhay sa kanyang pala, sa kanyang kamay. Ito po spiritual speaking, pero may katotohanan po yan sa ating physical na pamumuhay. Ang sabi nga, ang bawat po lakad ng matiwid ay iniingatan ng Diyos. Kahit siya ay talagang minsan ay natatalis, bumabagsak, pero ibinabago sa ng ating Panginoon. Kaya o, pagtiwalaan po natin siya. Ati pong sampalataya na po ang mga salita na ati pong napapatigan at ati pong nababasa. Ano, isang bagay po na dapat natin kilalani po na itong Diyos na hindi po nagbabago. Alam niya ang lahat sa atin. Alaw tayo may lilingid o may tatago sa Kanya. Kasi ang ating Diyos po na hindi nagbabago, hindi rin nagbabago ang Kanyang tinatawag na natural na katangian o kakayahan. Tulad po ng ang Diyos natin ay omniscient. Alam niya po ang mga bagay tungkol sa atin at natong mga bagay pong nangyayari po sa ating kapaligiran. Hindi pong laging tandaan na hindi po ang Diyos ang may utor ng mga pagkapat ng patayan, ng nakawan, ng mga away-away. Kasi lahat ang mabuti o ang pinanggagalingan ay ang ating Diyos. Kaya nga dapat tayo po ay kapanig na. Kasi sa panig niya ho ay lahat ng bagay na mabubuti. Inilala niya sa ating mga anak niya. Tayo kasi binigyan ho ng karapatan niya bilang mga anak niya. Kaya sabi niya, I will be your God and you will be my people. Ay pag-anak ka ng Diyos, mayroon po obligasyon po ang Diyos bilang ating Ama. Naingatan niya tayo, iligtas niya tayo, at tugunin niya po ang ating mga pangangailangan. Yan po ang katangian ng mabuting Ama. Kaya, atin na hong isa puso po ang ating pinapating na pong minsay na simple na ang Diyos pong nangako
ay gagawin niya para sa atin. Sa aklat po ng Genesis chapter 28, aklat po ng Genesis 28, talatang 12 hanggang 15. Sinabi niya po sa mga Israelitas, sabi niya, hindi ako titigil hangga't hindi ko may bigay ang ipinangako ko sa inyo. Ganda ho lang sinabi niyo sa mga Israelita. Kailangan lang po ng mga tao ay talaga mabuhay sila ng Diyos po ay nalalawalhati. Unaati po nabibigka po ng kasayahan sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Hindi po pwede ang tao ay mabuhay para sa kasalanan at aasa niya po ng Diyos ay pagpapalain siya. Alam niyo po ang pinakadakilang pagpapala ng Diyos ay ating pong karapatan na ginawa niya tayo pong mga anak niya. Kahit ayon mahirap sa pamamagitan po ng mga bagay na material, lahat pong sa lupa ay mawawala ho yan eh. Ang mananatili lamang po ang ating ang ating pagiging anak niya. Na isa sa isang araw po ay kung saan po sa daroon ang dudumlo tayo sa langit na kanyang tinitira sa panahon na ito habang tayo mga buhay pa. Kaya sabi niya, hindi ako titigil hanggat hindi ko magawa ang aking ipinangako sa inyo. Ako, nakakatulong pamisan-misan lang kung meron po kong kakayahan. Kasi po, limitado po ang aking kaya. Ang Diyos po ay wala pong limitasyon. Ang Diyos po, ang sabi nga, siya po ang may-ari ng lahat ng bagay sa ating kapaligiran. Ang sabi nga sa Bible, ay even on the cattle in the thousand years. Yung mga hayop po sa mga parang na yan, ang binari po niya na yung ating Panginoon. Lahat pong mga nangyayari po sa lupa, ito ay gawa-gawa ng mga tao. Kaya ating pagtiwalaan, ating pong sampalatayanan, ang Diyos sa ating nakikilala sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At ito pong Diyos na hindi nagbabago, mahal na mahal po tayo. Ano sabi po sa Biblia? For God so loved the world. Kaya nga, ibinigay niya po sa Jesus upang sa pamamagitan niya tayo maligtas at huwag mapahamak. Ito pong mapagmahal sa Diyos ay meron po siyang ano sabi niya? Pagmamalasakit po na hindi rin po nagbabago. Kaya tayo lang ako ang nagbabago. Kaya ating pong pailanin po ng ito pong unchangeable God can change our changeable life. Ang Diyos pong di nagbabago ay makapagbabago po sa atin. Upang ang buhay natin ay kanyang kalugdan. Noong ang Panginoon po, bago po siya ay talagang pumasok po sa kanyang misyon sa lupa, noong siya ay binatisbahan, mayroon pong tinig po na galing sa langit na sinasabi, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Sasalin mo sa Tagalog, "Ito ang anak ko na aking kinalulugdan." Kasi po, si Jesus po ay walang isang bagay na inuutos sa Diyos na sinuway niya. Ang sabi niya, "I come to do thy will, O God." Nasa point na parito pang gawin ang kalooban ng Diyos na wala ang pinipili. Buong buho na kanyang sinunod ang
plano ng Panginoon, ng Diyos Ama sa ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya o, maaasahan po natin siya. Isang bagay po at dito po kung magwawakas. Sa tunong mga bilang, Numbers chapter 23 verse 19, sabi niya, ang Diyos ay hindi tao na nagbabago. Sa Tagalog o sa English, I the Lord, I am not, sabi niya, I am a God that I am not, that God is not a man that he should lie. Tayo pong nasa laman, nakapag-sisinungaling mo tayo. Iba ho ang Diyos kaysa sa sarao. Na naman po ang sinabi niya, panghahawakan niya. Ano man ang sinabi niya, ay gagawin niya. Hindi tulad po ng tao na minsan nangangako, nalilimutan. Maraming sinasabi ang labi, pero hindi po nagagawa ng kamay. Hindi po nagagawa ng mga paparang gawin ang ipinangako niya. Ito po ang magiging huli na sa akin may makiling pagtuturo. Ito po. Tayo po ang pinakamamahal ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ko sa Biblia, kung ibigingan niya po ang kanyang anak na si Jesus, tayo po mga anak niya, sabi niya, shall I will not give all the things that you need? Hindi ko baga po pwede ibigay ang lahat ng mga pangangailangan ninyo. Kasi tayo po ang puntiri ng kanyang pagmamahal. Ang nagmamahal po ay nagmamahal sa akin. Kaya kung gusto niyo pong maranasan po ang mga pangako ng Diyos, tayo po'y mananalangin. At dawa ang mapapagin yung mapananalangin mula po sa atin ay inyo pong ilagay sa inyong puso. Ito po ang panalangin ko. Panginoon naman po ang lahat pong makakarinig po ng minsan ng inyong abang lingkod Panginoon ay kanina pong bigyan ng kahalagaan. Sapagat ang Diyos amin po na ang sinasampalatayanan ay napakabuting Diyos. Kaya Panginoon kami sa Kanya ay nananalig, lumalapit Panginoon upang hilingin ang mga bagay na ikakabuti po namin at ikalulugod po ng aming Diyos pong sinasampalatayaran at minamahal. Panginoon, kumuha kami ang mga pagkukulang Panginoon. Patawarin mo kami, linisin mo kami sa mga kasalanan Panginoon na may nagawa sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamalasakit at pagmamahal sa aming lahat. Pinupuri ko namin, Diyos, at dinadakila. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.